Alam nyo ba guys, hindi ko in-expect na magpa-vlog din ako ng ganitong klaseng content. Kasi nga, sabi ko noon, hindi naman ako magkakaroon ng ganyang kadaming pimples. Until, ayun, nangyari nga siya sa akin. And, ayun, nasundan ko din naman yung journey and yung mga product na ginamit ko. So, sabi ko, share ko din to pagdating ng panahon. So, ito na yung vlog na yon. So, please keep on watching. Hi everyone! Welcome back ulit sa aking channel. So for today ay, ito na nga, isi-share ko na sa inyo yung naging experience ko nung nagkaroon ako ng acne breakout. So, hindi naman siya sobrang lalang breakout, pero considered pa rin na breakout kasi hindi naman normal sa akin na magkaroon ng ganong kadaming pimples. Yeah, normally, nagkakaroon lang ako ng paisa-isang pimples sa noo, sa baba, tapos sa mga oily parts ng skin ko. Lalo na sa ilong kasi dyan talaga ako oily. Yan. And mapalad yung ibang hindi nagkakaroon ng acne breakout or nagkakaroon ng pimples, kahit anong puyat, anong stress. Ang unfair! Iba, walang pores. Ayun. And meron din naman sa season ng life natin talaga na nagkakaroon tayo ng acne breakout or yung talagang sige-sige yung pagsulpot ng mga pimples. Pag sa mga babae, pag malapit na tayo magkaroon ng mens, yan, lumalabas yung mga pimples natin. Legit yung pakiramdam ng pag marami kang pimples ay bumababa ang iyong self-esteem, iyong confidence. Tapos pag titingin ka sa salamin, ang pangit-pangit mo. Mapatanong ka ng Lord, ano nangyari sa mukha ko? Kailan ba ito matatapos? Diba? Isa ka dun sa nakaka-experience ng ganoon, marami kang pimples. Sobrang tagal mo nang iniinday ang mga pimples na yan. Ayaw kang tigilan. I want you to remain patient and positive lang, guys. Ganda makita kasi napagdaanan ko din yan. And during those days, ay nag-work ako and makeup din yung naging kasagpi ko para matakpan, para at least papano maging confident ka pa din sa pagharap mo sa iyong trabaho. Shoutout muna ulit sa aking best friend, naging roommate. Hi, Mars! And syempre sa aking family. Oh, my family! Na talagang support din. Thank you. At dun palang natapos yung intro ko guys, medyo napahaba. So, kung bago ka sa channel ko, please subscribe to my channel. And eto na po, ilalabas ko na, i-expose ko na yung mga pictures ko. Simulan na natin to. Game! At yung mga pimples na yan ay titigilan ka din yan. Hintay-hintay lang. Sipag at tiyaga and then trial and error lang din talaga sa lahat ng mga products na gagamitin mo. Skin type ko guys ay acne prone, oily, sensitive. Ayun. So, kung nagkakaroon ako ng pimples, pa isa-isa lang and never talaga ako naka-achieve ng clear skin. Kasi nga, pag galing no isa, meron na ulit. Yan. So, yun. Nakakairita siya. Then, nag-start ako magkaroon ng skincare year 2016. Ako'y college noon. Ito ang ginamit ko, yung Celeteque na Hydration. So, mild lang siya. Nag-research ako ng mga mild lang na mga na facial wash kasi nga sensitive yung mukha ko. Mabilis akong magkaroon ng mga pimples. And then, the following year ay nasundan naman ng Nature Republic na aloe vera gel yung aking skincare. So, Celeteque na panghilamos and then moisturizer sa gabi yung aloe vera gel. So yun, gumagamit ako ng mga product na yun ay hindi ako gano'n nagkakaroon ng mga paisa-isang pimples. Kumbaga parang okay lang, maganda, meron akong skincare na ginagamit na hiyang sa akin. Then, nung nag-graduate na ako, na-busy na sa work, pagod, ganyan, naubos na yung skincare na yun, yung dalawang yun. Tapos, wala, parang napabayaan ko, hindi na ako nag-effort bumili. Kasi diba ang Nature Republic, hindi naman siya nabibili sa Watson, talagang meron lang silang specific na store, kunyari sa MOA. Yan, although nakatira ako nun sa Paranaque, hindi ako nagpunta ng MOA para bumili nun. So parang, ayun, ang ginawa ko na lang, nakigamit ako sa skincare nung ka-roommate ko, yung St. Ives na apricot scrub. Ayun, although maganda rin naman siya, mabango, and then malambot sa mukha. Pero I think may factor din yun kung bakit nag-start na magkaroon ako ng mga pimples. Kasi nga, biglang nagbago ako ng skincare. So yun, number one tip guys, pag meron na kayong ginagamit na skincare and hiyang na kayo dun, ay huwag na kayong mag-explore ng iba.
So yun, nawalan na ako ng consistent na skincare. So kung ano-ano na mga pinagagamit ko. Ginagawa! Yung minsan, Kojic na sabon sa mukha, and then baby soap, yung Johnson's na baby soap. And then nag-try din ako mag-Aztec Healing Clay Mask. Ayun, yung Aztec, maganda siya sa mukha. Kumbaga parang pag ginamit mo siya ay nagpapalsipate. Ganun ba yun? Parang tumitibok yung mukha mo. So sabi doon ay parang nire-remove daw ang mga impurities sa mukha mo. Ayun, bare months ng year 2018 guys. Sabi ko kung ano-ano lang yung ginagamit ko ng mga Prada. Kaya ayun yung kasagsagan din ng paglitaw ng mga pimples. Medyo na-trigger din, lumala. Kasi nga ay mahilig din akong magkutkot ng mukha. Pag meron akong nararamdaman na magaspang sa mukha, kung gusto ko agad siyang tanggalin. Ayan, so lalo siyang lumala, and then pag nagkakaroon ng mga pimple marks ay matagal siyang mawala. And then I decided to find another skincare na feeling ko isa na makagaling na sa pimples ko. And then may nakita akong product na American brand, and then may ilang mga positive reviews. So ang brand na yun is yung Wildleaf. Yan, noong mga time na yun, hindi pa siya gaanong sikat. And Wildleaf guys, yung mga product nila is mga herbal, organic. Yan, so feeling ko safe siya and wala siyang masyadong mga chemicals. So I give it a try. Nag-order ako ng vitamin C serum. Yung nga medyo pricey. Yung isang 30ml nila na vitamin C serum ay 1,190. So yun, tinry ko siya. Pagdating ng product sa akin, maganda packaging. May mga freebies na mga ilang sachet, ganyan. Tapos may manual din kung paano gamitin. Ayan, napansin ko nga na medyo amoy dahon yung kanilang mga product. Amoy mga halaman talaga. So, yung indication niya guys is 1 to 2 weeks ay meron silang tinatawag na purging. So, parang ang tendency niya talaga is ilabas yung mga pimples mo. Talagang ilabas lahat ng mga impurities ng skin mo. Kaso, ang nangyari naman, more than 2 weeks na is tuloy-tuloy pa din yung mga pimples ko. So, sabi ko, ano ba yun? Hindi yata hiyang sa akin. Tapos, wala siyang masyadong naging development sa skin. And then, ayun, umasa ulit ako na baka pag tinry ko naman yung set nila ay maging effective. So, murder ulit ako ng brightening set. So, mga maliliit na version siya nung isang set nila na... So, yun. Ayun nga, madami pa rin akong pimples and I'm still on search for a product na magiging effective sa akin. Ang next ko naman tinry na product ay Obagi Set. Local product lang din siya sa Batangas City. And then, tinry ko. Kasi natry ko na yung dati. So, parang namuti ako noon nung ginamit ko siya. So, kaya yung tinry ko is yung Obagi Set. Ang nangyari naman guys dito sa product na to ay tiis ganda naman guys. Every pahid ko ng cream nila is ang hapdi. Sobrang hapdi talaga. Kailangan ko pang tumapat sa electric fan para mabawasan yung hapdi niya. So, yun, nakakaiyak gamitin. Tiis ganda. Pero I think nakatulong din tong product na to sa akin kasi medyo na-lessen niya yung mga pimples ko. Yun nga lang talaga ay masakit siyang gamitin, mahapdi sa mukha. So, yan, papakita ko yung picture. Yan, medyo banat dyan yung mukha ko. Kasi yun yung isa sa mga effect niya, yung medyo papabanatin niya yung mukha mo, medyo mamumula, pero behind that picture is mahapde yung mukha ko. So yun, after ko namang gumamit nung set na yan, ay bumalik ako sa dati ko skincare, which is si Celeteque at si Aloe Vera Gel. Tapos sinamahan ko din ng Kojic Soap sa mukha. Pero yun nga, nung bumalik ako sa skincare ko na yun, parang hindi na din siya ganun ka-effective sa akin. Parang nagkakaroon pa din ako ng pimples. And ayun, naghanap ulit ako ng iba pang skincare. And then, next naman na tinry ko ay yung argan oil. Yan, dati usong-uso yan na pag gumamit ka daw ng argan oil is kikinis yung mukha mo, mawawala yung mga pimples mo. Medyo pricey din yan, tatlo yan. May sale sila noon, kaya bumili ako. Parang 1.5 siya, tatlong bottle na siya. Yan, so, ayun, tinry ko siya. Kaso naman, nung ginamit ko ay nagkaroon ako ng, yan, butlig-butlig sa aking cheeks. So, hindi pa rin hiyang sa akin, so in-stop ko na ulit siya. And then, meron pa sa Hero na nagbigay siya ng facial wash sa akin. Kasi parang na-check-in niya na yung bag niya, tapos nasa hand carry pala yung facial wash na yon. Yan, ito, yung T3. Yan, so ginamit ko siya, tinry ko. And maganda siya guys, kung mahilig kayo sa mga T3 na mga product. And then, medyo may cooling effect siya sa mukha. Ayun, maganda siya guys. Itong T3. Kaso after ilang buwan ay naubos na rin. And then, bibili sana ako ulit. Kaso, hindi siya nag-push through sa Shopee.
kinansel nung magpapadala sa akin. So yun, hindi ko siya na ituloy gamitin. Tapos yun, naghanap naman ako ng tea tree na product. Yun, nagtingin ako sa Watson and nakita ko tong tea tree scrub. Mura lang yan, maganda rin yan sa mukha. Pwede siyang makeup remover and mild lang din siya sa skin. Tapos medyo maanghang siya sa mukha and refreshing siya, and refreshing siya sa pakiramdam. Tapos nag-try din ako ng scrub niyan na charcoal kasi wala na akong makita nung tea tree. So yan, charcoal. Okay din naman siya. Wala naman siya masyadong effect sa akin. Tamang makeup remover lang din and facial wash. Ay, after no, ang ginamit ko naman na product ay itong annyeonghasayo na product. Yan, nakita ko kasi yan sa vlog ni Erica Rabara. Ayan, so tinry ko siya. And hindi ko siya masyadong natutukan kung maganda. Pero nung time na yun ay nagkaroon pa din ako ng pimple. So ni-stop ko na siya. And the last but not the least na effective na skincare na maire-recommend ko sa inyo ay itong tadaan, Infinity Skincare by Joyag. So, ibig sabihin, ito yung product na talagang nagpag-glow ng skin ko. I think yun nga, March yung last na talagang nagkaroon ako ng clear skin. Ayun, talagang effective siya guys, promise. Medyo kinabahan ako kasi baka bumalik yung dati kong mukha. Pero hindi naman. Yan nga, meron lang akong manipis na BB cream ngayon. Yun lang gamit ko. And dahil dito, hindi na rin ako gumagamit masyado ng mga heavy foundation unless meron akong pupuntahan na interview na kailangan talaga ng full makeup. So, thanks to this product talaga na naging sobrang effective sa akin. Pumuti ako ng kauntian, kuminis, and nag-glow. So, yun na nga guys. Itong product na to, dahil maganda nga siya, ay magre-resell ako nito after ng lockdown. Pag nagkaroon na ulit ng mga shipments, ayan, magre-resell ako nito. So, sa mga friends ko dyan, order kayo sa akin. Ayan. And then, gagawa din ako ng separate na vlog para dito. Para dito, para mas maging informative and mas malaman nyo kung ano yung mga included sa product na to. Pwede kayong mag-inquire dyan sa kanilang Facebook page. So ngayon, dahil naubusan na nga ako nitong skincare na to, ang ginagamit ko na lang sa mukha pang hilamos ay, ano nga ba, Kojic soap. Yun, Kojic soap na lang. And then, pag minsan, gumagamit din ako nung Perfect Whip na facial wash. Kasi, ang bango niya, smooth din siya sa mukha. And then, nakakatuwa yung bulak niya pag nilalagay sa mukha. Ayun, medyo nakaka-refresh din siya. And mild lang din, hindi siya nakaka-pimples. Tapos, pag gabi naman, before ako matulog, ay nag-micellar water ako, may mga ilang-ilang dumi pa din na dumidikit sa mukha. Tapos, pagkagising naman, ay ganun ulit. So, aside from those skincare na sinabi ko, it's so important din na magkaroon tayo ng sapat na tulog, huwag tayo magpaka-stress sa buhay, kasi yung stress talaga yung nagtitrigger sa mga pimples din para lumabas. Tapos, i-monitor din natin yung ating mga kinakain, yung mga matatamis, yung mga alat, malalangis, tapos uminom ng maraming tubig, yung inyong pillow cover, palitan nyo, maghilamos, magkaroon ng consistent na skincare. Kung may acne breakout ka sa mga panahon ngayon, be positive, be optimistic, trial and error sa lahat ng mga product na ginagamit mo. So, that's it guys. Medyo napagod ako sa mga sinabi ko. Salamat sa pagtapos ng vlog na to. Sana na-inspire ka, sana ay may natutunan ka. And kung ako, na-overcome ko siya, ikaw din, kaya mo din. So, if you find this vlog a helpful one, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. So, that's it. Bye!